Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Joan dito sa ating dula. Love and Memories. Mali ang taong ginantihan ko, kaya ako ay nakulong at nag-alala ang magulang ko. Pero ginawa nilang lahat para ako ay pansamantarang nakalaya. At sa pagdaraan ng mga araw, ay naisip ko na walang ibubunga na maganda ang aking kalukuhan na umibig sa isang babae na kaya ko. Kaya nagdesisyon ako na tanggapin ang ating pagkatao. At di ko makalimutan ang ginawa ni Jimmy na pagyaka at pagkalik sa akin. Ikaw ba yan, Joan? Wow! Talagang maganda ka. Natural ang ganda mo. Tingnan mo yan. Kung nagbihis babae ka, maraming maakit sa'yo. Ganun ba? Salamat, Belen. Pero, may itatanong sana ko sa'yo eh. Dumadalaw pa ba sa'yo si Jimmy? Oo naman. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sandali ha. Jimmy! Halika rito! May naghahanap sa'yo. Oh, Belen. Sinong sinasabi mong naghahanap sa akin? Teka. John, ikaw nga ba? Muntik na kitang hindi makilala. Away, naging babae ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Wala naman. Gusto lang kitang makausap para magpasalamat sa tulong mo sa'kin. Hindi na ako lumapit noon dahil nahihiya ako. Sana, pagpasensyan mo ako, ha? Wala yun, John. Basta ba, dadalo ka sa aming pagpapakasal ni Belen at kukunin ka naming isang abay. Ha? Hindi. Hindi totoo ang sinabi ni Jimmy. Jimmy. Sige, alis na ako. Dahil may importante akong gagawin. Sandali lang, Joan. Mag-usap muna tayo. Hindi ako makakadalo sa pagpapakasal ninyo. May lakad ako eh. Sige na. Ha? Joan? So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Pambihira ka naman, Jimmy, oo. Bakit mo naman biniro ng ganun si Joan? Wala naman tayong relasyon, ha? Gusto ko lang makita at maramdaman kung masasaktan siya sa sinabi ko. Ha? Ano ibig mong sabihin, Jimmy? Gaganti ka rin kay Joan para masaktan din siya? Hindi naman sa ganun. Kaya lang gusto kong matiyak kung hindi na siya galit sa akin. Pero nakita mo rin, di ba? Naiyak si Joan eh, nang sabihin mong magpapakasal na tayo. Pasensya ka na, Belen, ha? Kung ginamit kita, gusto ko rin malaman kung may pagtingin din niya sa akin. Hindi mo ba nahalata na nagbagong anyo na siya? Nagbihis na siya ng pambabaing damit. Oo nga eh. At bagay sa kanya. Pero pwede ba na tulungan mo ako na ipaliwanag kay Joan na hindi to ang sinabi ko sa kanya na pagkakasal na tayo? Naawa tuloy ako kay Joan. Naiyak nang marinig niya ang sinabi mo sa kanya na hindi naman totoo. Ngayon na alam ko na hindi siya galit sa akin. Pwede ko na siyang dalawin. Pero mauna ka muna at sabihin sa kanya na hindi naman tayo pakakasal. Mm-hmm.
Joanne, bakit ka malungkot na umuwi dito? Ano bang nangyari sa'yo, ha? Ha? Wala po, Inay. Napuwing lang ako. Kaya, naiyak po ako. Wag na lang ninyo akong pansinin. Anak, sabihin mo sa amin kung may problema ka. Dahil nakahanda kami ng itay mo, natulungan ka. Inay, huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po problema ang iniisip ko eh. Siguro, yun ang paraan niya para makaganti rin sa akin. Ha? Eh, anong ibig mong sabihin? Pwede ko bang malaman kung ano yung sinasabi mo na gumanti rin siya? Inay, nagpunta ko sa bahay ni Nabilen at nadatnan ko si Jimmy doon. At sinabi niya sa akin na magpapakasal na sila ni Belen. Ha, ganun ba? Alam mo anak, hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi ni Jimmy. Inay naman, paano niyo yung nalaman na hindi totoo na magpapakasal na sila ni Belen at ni Jimmy? Basta, hintayin mo. At alam ko na dadalaw dito si Jimmy na mag-usap kayong dalawa. Bakit po, Inay? May sinabi ba sa inyo si Jimmy? Kaya hindi kayo naniniwala na mag-aasawa na si Jimmy? Anong nalalaman ninyo, Inay? Bakit ngayon ka lang pumunta rito? Di ba may usapan tayo na magpipiknik tayo sa tabing dagat kasama ang tropa? Eh, wala akong ganang gumala ngayon, friend. Ano naman ba ang problema mo? Narito ka nga sa labas, pero hindi ka naman masaya. Di pa rin yata ako napatawad ni Jimmy. Alam mo, nagpunta ako sa bahay ni Nabilen. Eh, bakit naman nagpunta ka ron? Yan na nga ba ang nagbago ka na? Ang ibig mong sabihin, babalikan mo? May gusto lang akong kausapin. Pero, matabang naman ang pakikipag-usap niya sa akin eh. At sinabi pa na magpapakasal na sila ni Belen. Ha? Alam ko na, kaya malungkot ka. Dahil yung kursunada mong babae ay ikakasal na. Hindi ka rin. Kundi nasaktan ako dahil ang kursunada ko na ngayon ay si Jimmy. Ano? Ano ba, Petra? Bumalik na naman si Joan sa dati niyang ginagawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakikipagbarkada na naman siya? Ganoon ang alam mo? Oo. Wala dito siya sa bahay. Pasa na siya. E di naglilibang na naman. Eh, nagpaalam sa akin kanina na pupunta kina Karen. At alam mo ba na nagbago na si Joan? Akalain mo bang humiram ng damit ko at pumunta ron sa bahay ni Nabilen. Ha? Eh, ano naman ang gagawin niya daw? Hindi naman niya kaibigan si Belen. Eh, hindi ba siya yung dahilan? Kaya nakaisip na alisin sa landas niya si Jimmy. Pero hindi naman natuloy. Oo. Kaya lang may ibang dahilan. Gusto raw niyang makausap si Jimmy para humingi ng paumanhin sa ginawa niya doon. At alam ko na ang dating anak natin ay umiibig na. Ano? Ba, totoo ba yan? Ay, di mabuti para magkaroon na siya ng nobyo at manahimik na siya dito sa bahay. At matulungan ka sa mga gawain dito sa bahay alam natin. Alam mo, unti-unti niya akong natutulungan. Alam mo naman, nung nakalabas sa kulungan, ilang araw na nagkulong dito sa bahay dahil nahihiya siya sa mga tao. Eh, sana nga
Eh, tuloy-tuloy na yung pagbabago ng anak mo. Nakalimutan na niya ang pakikibagbarkada at hindi na babalikan ang pagiging tumbo niya. Sana nga, Petra! Ay, buti na lang at nakabili na ako ng sabong panlaba. Malalaban ko na yung mga maruruming damit namin. Eh, teka, si Belen yung papunta dito sa tindahan. Hihintayin ko nga siya para itanong ko sa kanya ang sinabi ni Joan kung totoo. Ah, Belen, sandali lang. Pwede ba kitang makausap kahit sandali? Kayo pala, Aling Petra. Oo naman po. Bakit po? Ano ho ba yun? Eh, may itatanong lang sana ako sa iyo eh. Diba, pumunta sa bahay ninyo si Joan at nag-usap sila ni Jimmy? Opo, Aling Petra. Bakit po? Ano bang sinabi sa inyo ni Joan? Para alam ko kung yun ang tatanungin ninyo sa akin. Alam mo, nang sinabi ni Jimmy na magpapakasal na kayo, ay nalungkot si Joan at naiiyak siya. Eh, pwede ko bang malaman kung totoo na ikakasal na kayo ni Jimmy? Nako, sabi ko na nga ba eh. Talagang nasaktan si Joan. At alam ko na may pagtingin din siya kay Jimmy. Pero hindi po totoo na magpapakasal na kami. Binibiro lang ni Jimmy si Joan. Ha? Ay ganun ba? Ay, mabuti naman. Para sabihin ko kay Joan na huwag na siyang malungkot. Opo, Aling Petra. At sa palagay ko, baka sa ibang araw, dadalawin na ni Jimmy si Joan. Ah, sige po, Aling Petra. Mauna na po ako. Dahil pupunta pa po ako sa bayan para mamalengke. Ba naman ito? Parang hindi ko yata kaya na di makita si Jimmy. Pero, anong gagawin ko? May relasyon na sila ni Belen at magpapakasal na sila. Kung kailan na nagbago na ako at tanggap ko ng aking pagkatao, saka naman nawala ang tipo kong lalaki. Ayaw ko naman na lalapitan ko pa si Jimmy. Kahit alam ko na may nobya na siya. Pero, di ko yata matiis na di siya kausapin. Ah, bahala na. Basta, mag-iisip ako ng paraan para makausap ko si Jimmy. I'll be with you for the rest of my life. Alam mo, Jimmy, nakita ko si Aling Petra doon sa may tindahan at nagtanong sa akin kung totoo yung sinabi ni Joan. Ha? Eh, ano bang itinanong sa'yo? Tungkol ba kay Joan? Kung hindi, dumalaw ka pa. Hindi, Jimmy. Kundi tinanong kung totoo na magpapakasal na tayo. At umiyak daw si Joan. At naging malungkutin ang sinabi mo na magpapakasal na tayo. Kung ganun ay hindi na siya galit sa akin. At kaya pwede ko na rin siyang dalawin. At sigurado na sasabihin ni Aling Petra na tinatanong niya sa'yo. Pero hindi naman totoo. Oo, Jimmy. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Dahil ikaw ang dahilan
kung bakit nagbago si Joanne. Na ngayon, ay naging tunay na babae na at hindi na nagpapanggap na lalaki. Salamat naman at natulungan mo ko, Belen. Dahil natagpon ko na ang tunay kong mamahalin at pagkakasalan. Sinasabi ko na sa'yo eh, bilis-bilisan mo na. Baka maagaw pa siya ng iba. Alam mo naman na maganda si Joanne. Baka maisipan pa niyang lumayo para hindi niya tayo makita na magpakasal, di ba? Yun ang sabi mo, di ba? Alam mo naman na palabiro ako eh. Pero hindi ko akalain na maniniwala siya. Pero nalaman na ni Aling Petra na hindi totoo kay ipaparating na yun kay Joanne. Andong, maalala ko pala yung isinampan na kaso kay Joanne. Pwede ba nating pakiusapan yung nasaksak ni Joanne para iatras na niya ang kaso kontra sa ating anak? Eh, baka naman pagbayarin tayo ng mga nagastos nila sa ospital. At bayaran pa natin ang kanilang abogado. Eh, mabuti pa, kausapin natin para alam natin kung payag siya sa ating gustong mangyari. Dahil kawawa ang ating anak kung makukulong siya, hindi ba? Eh, sa bagay, tama ka. Kaya kailangan na natin kumilos kagad para alam na natin ang gagawin natin. Kung sakali na hindi pumayag na makipag-ariglo. Di bali. Matutulungan naman tayo ni Jimmy na malutas ang kaso ni Joanne. Eh, yun muna ang gawin natin, yung pakiusapan natin si Jimmy kung ano ang mabuti nating gawin para sa kaso ni Joanne. Eh, naku, alam mo ba kung saan ang bahay ni Jimmy para malaman natin sa kanya kung paano lutasin ang problema ni Joanne? You gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Joanne, anak, wala ka bang lakad bukas? Baka pwede naman na samahan mo ako dun sa bahay ni na Maring Lorna dahil kaarawan ng kanyang bunsong anak. Wala naman po akong pupuntan, inay. Kaya sasamahan ko kayo para hindi man akong maboring dito sa bahay. Ha, Joanne, tingnan mo yung pusa natin na nasa harap ng pintuan. Naghihilabos, oh. Bakit po, inay? May ibig sabihin ba yan na ginagawa ng pusa? Masyado kayong naniniwala sa talagang pamahiin, eh. Talagang totoo yan, anak. Hindi papalpak yan. Pero sino ang darating na bisita? Eh, wala naman akong kausap na pupunta dito. Ay, ewan ko sa inyo. Pero ako, wala yan. Siguro, Makati ang balahibo, kaya binabasa ang laway niya. Ha? May kumakatok? O, tingnan mo yan. Di nagkatotoo ang sinabi ko. O, sige na. Ikaw na lang ang magbukas ng pintuan. Oh, opo, inay. Sino kaya ito? Ah, sandali lang. Nariyan na. Ha? Ay, ikaw pala, Jimmy? Bakit ka nagpunta rito? Ano bang kailangan mo? Di ba sinabi mo na magpapakasal na kayo ni Belen? Baka magalit siya sa akin. Pwede bang pumasok? At yan ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Oh, sige. Pumasok ka. At maupo ka. Ano bang sadya mo? Joanne, huwag ka sanang magalit sa akin. Dahil binibiro lang kita noon. Hindi totoong magpapakasal kami ni Belen. Magkaibigan lang kami. Alam mo, Joanne, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang nagpatibok ng puso ko. Mahal kita, Joanne. Jimmy, salamat. Akala ko mabibigo ako. Teka,
Huwag mo kong yakapin. Baka makita tayo ng magulang ko. Ini Joan, dahil payag sila na ako ang maging manugang nila. Jimmy, salamat sa iyo. Dahil ikaw ang nagpabago ng aking pagkatao. Maraming salamat. At ipapangako ko, mamahalin kita habang buhay. Mahal na mahal kita, Jimmy. Nagbago ang pagkatao ko dahil kay Jimmy. Masayang masaya ko sa pamamagitan ng inaalay kong pag-ibig. At naging daan yun para maging tunay na akong babae. Nagkaroon kami ng dinas ang pangyayari. Kaya natagpuan ko ang tunay na pagkatao ko bilang isang babae na hindi na rin ako nagpakipot nang dumating si Jimmy. At ako yakapin at talikan. At yon ang hindi ko makakalimutan. At ngayon ay magnobyo na kami. At ito ang karanasan ko na hindi ko malilimutan. Ang pag-ibig na natampo kay Jimmy. Mahal na mahal ko siya at ganun din siya sa akin. Hanggang dito na lamang ang karanasan kong ito. Nagpapasalamat. At diyan na po nagtatapos, mga kaibigan. Ang liham kasi sayan na ipinadala ni Joan. At naway, kinapulutan ninyo ng araw sa buhay ang kanyang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming bagong liham na isa sa dula. Dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.